mix. Ako Bicol. Sinda, kita, ika, ako Bicol sa Radio DZGB. Ang programang matukar kan mga isyos na nagakaapektar sa kabuhayan kan lambang Bicolano. Inian mataon ni linaw sa mga pangyayari sa rehiyon. May pagmakulog sa kapwa Bicolano. Dahilan ta sinda, kita, ika, ako, Bicol. Lunyan, uyan sa indong magkakaribanan sa programang Ika, Sinda, Kita, Ako, Bicol. Sinda, kita, ika, ako, Bicol. Nagtanong ako nin bata sa lagwerta mong magayon, tigiri paro kung pirmi aldaw banggi. Ano nang kaugma? Kumusta? Sa lagwerta mong magayon. Sabado na naman. Patag na sa akong itinan. Dali na ang Semana Santa. Pero maski ma Semana Santa na, mainit. Mainit naman ang southern part kan Legazpi. Mainit naman ang southern part kan Legazpi. Pati dyan sa Daraga area. Dahil sa nangyari naman dyan sa humapon, may harassment naman na nangyari. Kasubang gitabi, mga tugang. So, mga katugangan ta dyan sa kabubuldan. No rin daw dyan matatapos ini adi. No rin daw matatapos ining problema ta sa insurgency. Pero sobra 50 years na gayod. Sobra 50 years na gayod dyan ang insurgency problem ta sa Pilipinas. Pero dahil man giraray nasusolba di. Ako dyan grabe na ang experience ako sa magko-cover kan mga related issues sa insurgency. Sa sobra 30 anos kong serbisyo dyan sa radyo, marami na ang na-cover kong mga incidente dyan sa Jesus Mario Jose. Naway surat mo sa libro ang mga na-cover kong mga related cases sa insurgency. Grabe na. Kaya dahil natatapos yun, Diyo. Bata mga Semana Santa na naman baga, kundi ako nasa sa lagaro, 1 year na so nangyari kay so police na nadil dyan sa Sitio Agna. Masanta na ito, Angela, de. So big cover ta kayo. Si Police Master Sergeant Abel Sibilia, ade. Gari ma one year na ngonya na. Gari Miyerkules Santo ito nangyari, John. Hindi ako nasa sala. Nagol naman sa mga nangyari baga dyan, ha? Dyan sa Sitio Anunang, so sinurulo na heavy equipment. Merienda. Ah, tapos so dyan sa Daraga. Sa Baskaran, so encounter baga dyan sa Baskaran na may nagadan na doang NPA allegedly, ha? Tapos may ano pa, nagkul na mga insidente na naman, kaya mainit ang sitwasyon.
Ingat-ingat na lang kita tao, ili nga kasubanggi. Kada ramay so tulong civilian, ah. Ataw ni si Noel na Maravilla. Amigo ko man ini. Ah, pamilya Maravilla diyan sa Umapo, mga barkada taman niya. Nada may si Noel. Tinamaan pa lang si Noel sa braso. Para naglakaw-lakaw, malas 10 na banggi. Yan sa gilid kan tinambot, sabi may pigbakal man naman sa tindahan. Pinarak-asakan kay Armalite John. Tinamaan si Noel. Bata, so duwa man na nag-inom-inom da, duman sa may tindahan ni Angie na Abiliano dyan sa may ampang kan simbahan sa Umapon. Refere ito, so taga Stan Sasaro. Tapos si Francis na Alejo, taga dyan sa Cruising. Ano mapon, nag-referee inda kung sa'yo na basketball, nag-surosyat gayon mga alas 10, tapos nasukawat. Ano kang rinatrat kay sabi Armalite, taso nagkakurang basiho. O dyan sa may kanto, nakaposisyon sa may kanto, pasiring sa Mariawa. Pero Anchoria na nadadangog ta sa mga civilian, baka ngaya ang target talaga so police, sa mga police na naka-standby dyan sa barangay Hulkan Humapon. O di baka napagkamalan itong dua na nag-inom-inom dumay sa may tindahan. Bata gari mga itsura man ngayang police, baka ngayon napagkamalan na police, iusuri na trat. Imagine mo yan, no? Nagulpida, so sabi may tikab so tama ka sa taga-estansa. O si Francis na Alejo sa braso man. Ingat-ingat na lang tabi kita, ade. Ingat-ingat kita. Mga insidente ngayon, ha? Dapat kalma lang kita, masimana santa. Kaya yun yan, ansaro sa mga problema taan na pasir din. Kaya nakubikol, pingamaot, ang pagtabang sa nakuta. Nakubikol, sige sana ang tabang. Kaning augment ang mga pangangaipot, ha? Dahil na kita ma-involve sa mga siring kaning pangyayari, ade. Okay, yaon si former congressman, executive director po kan Akobicol, Attorney Pido Garbin Jr. po, makakuanta lamang kay mga update sa mga pangyayari ngo niyan sa Akobicol, mga activities in the congressman. Good morning po. Good morning, Al. Good morning, Sir Tabos. Talagang papay sa PBNDCGB sa programa sa dyan every Saturday. Reynaldo, tabi. Bata, masimana santa na niya ko, tabi. Kung, yan, may nangyari naman sa Umapon. Ano na daw sana ini? Nuwari na sana daw matatapos ining mga problema at ang arogaan. Opo. Kaso bang, panikistiyahan kami, nakakapi-copy kami ni Chief of Police. Mm-hmm. Kasama yung nagkapirang kapitan, EMT sa Mismael. Opo. Yun na nga nito, biglang huminali. Sa harampangan ni nagpaaram si Chief of Police. Apo. Si OP Villanueva dahil nilawla so barangay hall. Actually, dahil man po linaog, kundi may nagpaputok ang tinamaan. So, civilian duman sa may ampangkan simbahan baga, taplis duman sa barangay. So, barangay logo, dahil man ito tabi pinaputokan. So, direksyon, pasiring duman sa sarong tindahan na may nagkataon, may tulong civilian. Al, di taaram kung ano, may casualty ba? Duwang injured, si Noel bagang Maravilla. Injured si Noel, tinamaan sa braso. Tapos sa duwang referee, si Francis na Alejo, taga-crossing ni Kanumapon, sa kasapag-iriba niyang sabi taga-istansa, yun daw sumaytama sa tikab si Francis sa braso man tabi kong dinaranay sa ospital. So I just hope na buho serious sa indang tama, but we can extend medical assistance sa mga biktima kaining kumbaga harassment, or we call it terrorism. Uh-huh. Na pinagigibo na kung sin mga bystanders or mga innocenting civilian ang nadadamay. Opo, at least may medical assistance man pala na pwedeng maitawan ako vehicle sa araw kayo. So, yun daw tabi, Alda, dinalaga na ako. Sabi ni Kapitan Adyong
galing sa BRT TH Tabi Kong. Weekend cover. Hanapon lang si Dr. LB. Opo, si LB. Si LB. So, weekend cover their medical assistance. But more of that, itong sa tuyang pangapudan sa mga autoridad na bako ah. So, tagibo kayo ni. As in, mapanagot. As in, may hampang ta sa hospital. Opo, okay. Sige po, di. Okay, Tabi. Aram ko, anak ako, Bicol. Talagang saruyan sa tuyang mga misyon ang pagtabang. So, talking about pagtabang, Tabi, kung saro, ano naman ang mga concentration ko niyan kan ako, Bicol, sa mga pigtatabang na Tabi sa barangay? Alam mo, bago magkaduar, nag-copy ang mga estudyante, makaka-receive kay EDUC assistance. Uh-huh. And iniro-roll out na sa bulan ng Abril, as in Mayo, bago kansain ng graduation. So, bako man gabo sa lagad, ribuin eh. Mm-hmm. Thousands of beneficiaries, those who are deserving, poor deserving students. We call them financially disadvantaged, but academically deserving students. Mm-hmm. Makaka-receive kansi ng EDUC assistance. Nainot na nag-orientation. So, tulong doon ng program, TDP. Uh-huh. Ayan alang mga kuleyo na kunsain sa Manila na Espilahan, digdi sa Albay, and then sa iba pang probinsya will you know, benefit from this tulong doon program in partnership mm-hmm. with the Commission on Higher Education. And then, panigunda naman, ining AHICS, EDUC assistance, nasa nagkapirang munisipyo, probinsya, yan man ang situyang i-roll out. But particularly, digdi sa Legazpi, lalong-lalo na sa mga grade 12 pa, sa mga pampublikong national high school. Mm-hmm. Arong ka nga po, nanta duman sa pinakadakulang national high school digdi sa Legazpi, ang Legazpi City National High School, mm-hmm. yaon man ang Bangkirohan, yaon ang Humapon, yaon ang Arimbay, Kabangan, ano pa ang mga national high school dito sa Legazpi. Dakul na, kadakul na tabi yan kong, sa southern, nagkakapira na yan, and including dyan sa northern areas. Well, we will have grants naman para sa tuwing mga grade 12, mga graduating students, baga? Opo. So that, pag college nila, at least may pang baka lamang ng educational supplies or to augment mm-hmm. Their educational needs at ng aning makatabang sa sindang mga magurang ano. So ano po ang proseso ka na eh? Because siyempre maapot sa magurang, paano ngayon magka-avail sa mga estudyante nagdadangog paano ang pag-avail tabi? Ako ano, I can say that digdi sa Legazpi sugabos na grade 12 sa pampublikong high school, national high school, gawin mo na kayo po ang mag-apply as long as you are enrolled. Enrolled, ayun. And will be certified by the school. Ano? Mm-hmm. So, ayan. Ang ano lang yung ideal, ang disbintahe lang dahil kung magtugang ka mo na pareho ka mo grade 12, sarusan ang makisibi sa endo. Ayun. Ano? So, depende na tabi sa record kan mga eskwilahan inis. Yeah, may aroganan. Siguro sa mga kambal, ano? Uh-huh. Kasarabayas, pareho grade 12. Pero, bihira man siguro ang magtugang ng pareho grade 12, ano? Uh-huh. Ayun, okay. Yung papalaan, Maslog. Oh, Maslog. Parang, dakulo naman ang estudyante dyan sa Maslog. Oh, yan. Kasaba ito. Uh-huh. Mga grade 12, automatic, they will be covered by our EDUC assistance. Mm-hmm. Kaya nga ni Baga, sabi ko, minsan nakakaorong kini mga ibang estudyante, lalo high school. Maswerte sinda, ta, imagine ha, panahon tatabi kong sakripisyo ba kita hali sa bulod para makaklase sa nadigdi sa sentro. Pero at least ngunyan, nining mga high school na ni, nasaro man sa programa kan ako Bicol, dyan sa mga harayong barangay, dakulaon na pakinabang tabi ini sa mga parents at mga estudyante. Well, tama ka, Al. And yan, our major advocacy is really on education. From giving assistance to, you know, capability building of our teachers,
and building more classrooms. In fact, sa ngunyan na taon, 700 million plus ang pondo ta digdilang sa probinsya Kangalbay para sa building of classrooms. Mm-hmm. And doon naman sa Sorsogon, another 763 million for the building of classrooms and then sa mga karatig pang probinsya. So, yan ang sa tuyang panuga, sa tuyang pinagigibo, as in padagos nagigibohan because, you know, the sector of education to us is the most important. We believe that education is the best weapon to fight poverty. Kitaal bilang sarong alikita sa nagtitiyos na pamilya, natawan din sa tuyang magurang, makapag-eskwela, sa maray na universidad, nakapagtapos, iginapang ang nagtitiyos na pamilya para maging bugado, nahiling tang kaimportansyahan. Na kung sa in we can, makatalinggas kita sa pagtiyos para matabangan tamanan sa tuyang mga kapamilya. Hindi man ang sa tuyang pangaturugan sa lambang Bicolano, lambang Albayano, as in sa bilog na Pilipinas. And kaya nga ni, kami kayo ay, ako Bicol Baga, during our first term in Congress, we filed the bill na kung sin sa lambang pamilya dapat may scholar. Mm-hmm. And then after several congresses, we came up with a universal access to quality tertiary education. Nangunyan, libre na ang tuition fee sa gabos na pampublikong Universidad at Inculeo. Sabay pa dyan, ikong Joey Salceda, yes, na iyo ang principal author. And then kita nagpo-author kayo ni Asin Kato man sa Senado, si Senator Bam Aquino. Mm-hmm. So we now have a landmark legislation that provides free education, especially to those financially disadvantaged but academically deserving students. So that in all state universities and colleges, talagang libre na ang tuition fee. So yan, sa pangaturugan na sa lambang Pilipinong pamilya na nagtitiriyos, magkagraduar dahil sa oportunidad asin sa batas na pinag-upresenta ng unyan, pinag-implementer na sa bilog na Pilipinas. Correct. And maugmahon tabi kong sa buot na mahiling mo dahil nga kan mga programang pigigibo ni doon yan, kan mga inot pang taon. Eh, dakulo na kitang namibidwidan ko niya ng mga professionals na nagkinabang tabi, nagbenepisyo kan mga programang yan na sa Indong Pigubusol dyan sa gobyerno nasyonal. Tama ka, nakakataba ki puso whenever they say na in one way or the other, so ako be full party list nakatabang sa Senda. But as I always say, please help your family na makaahon sa pagtiyos dahil tinawang ka mo ki-opportunidad sa tuyang gobyerno. It's high time that you should also give to your family. So yan man, nahiling ko ay so pagkayod dyan sa kuyang lolo and lola. Mm-hmm. Sa inda pinagbubusol nila ang edukasyon kan sa inda mga kakuyan. Aram mo, ang sa kuyang lolo, para oma. Totoo yan, ang kuyang lola, plain housewife. So sa kuyang lolo, atampas na, madumana, bit-bit ng arado, nasiring sa umahan. Yeah. Naputol. Angel, paki-redial tabi sa linya ni Gong. Magayon yung ibig sabi ni Gong Pido. Importante yun maray ang edukasyon. Ilingan mo, dakuluno na ngunyan dyan ang mga professionals dyan sa Bulod. Ang panahon, sakripisyo talaga ang mga estudyante bago ka makatapos. Pero ngayon, at least sa mga siring gayan, Angel, okay na? Nasa linya gilaray si Kong. Okay, Kong, tabi, padagos tabi, so pagsasabi mo po. Kita duman ako. Opo, ay Kong. Hi, Kong. Hi! Naputol kita. Naputol. Sige po, managos po. Importanteng mara ito. Manungod sa pag-aadal, kan mga kaakian na importantehon mara ini na dapat nindang pahalagahan ang pigigibo kan mga magurang. Asin niya po ang tabang pirmi kang gobyerno, lalo ang Bicol. Tama ka. And we cannot emphasize so much on education kasi talaga labi ka importante. In fact, that is the greatest equalizer
gusto sa Bional. Magkinahali ka sa pobreng pamilya, middle class o mayaman. But if everyone has this diploma in your hand, then kumaga napapantay maga ang playing field. So all are given the chance to succeed in their life, in their kumaga. Pero di tamang pinagsasabi Al na sa mga warang diploma, di pwede mag-asenso kasi nakadakol man akong mipit. Yes. Na nag-asenso Al. But most of the time, syempre, bintahe. So may mga diploma. And that's why we take this opportunity, pinag-appreciate ng oportunidad na makapagtabang, makapag-assistensya sa mga nangangaipong kay estudyantehan. And as you know, Al, even in Congress, si Congressman Saldico, the chair of the Committee on Appropriation, allocates the speaker the biggest bulk of budget to the sectors of education. Dahil yan, mandato yan, katsutuyang sa Ligang Batas, katsutuyang Constitution, na ang pinakanakulang budget dapat ang Departamento ng Edukasyon kasi araw na lang ang importante sa tuyang pagtaot ki oportunidad sa lambang kaubinesan ng estudyante na mga makapagtapos sa sendang pag-aadal. So we will continue our kumbaga primary advocacy on education, and makakaasa ka muna papalawigon na pa ang programa ng Kabikol Party List sa sektor ng edukasyon sa anong na probinsya ng Kabikolan. Opo. Okay, so thank you so much, Kong. Well noted po and sa imong magayuno na mensahe. Finally, mensahe mo gilaritabi sa itong mga listeners, lalo mo niya na nagranina o sa Lunes na po, Simana Santa na. Well, dumunta ang mensahe kang Simana Santa that Christ died on a cross in order to serve, to save the whole world. Kumbaga yan, so redemption na dinulot sa tuya kan sa tuyang mahal na Diyos. And sana naman sa surong simanang pag-atid-atid na sa tuyang pagkakasala, sa pag-ibok, ikarahayan, sa tuyang papwa, ini dapat sa puso tabako sana sa panahon kan Simana Santa, kundi sa oral daw na kumbaga pinaghahampang ta ang sa tuyang pagkikipagkapwa, pagkikipagrelasyon sa tuyang komunidad, since sa tuyang, lalong-lalo na sa tuyang pamilya. So I think that's the essence and the message of this Lenten season. Forgiveness, redemption, and at the same time, you know, doing good deeds to our neighbor. Ayan, agad ta na sana mamatian ta sin mapahiling ta. Bakusa na sa Simana Santa, kundi sa bilog na tao. Opo. Sige po. Thank you so much, Kong. And mabuhay ka po. Ingat. Pero God bless. God bless to all. Makinal tao. Okay. Ayan po si Executive Director Attorney Pido Garvin Jr., former congressman. Sa iya pong mga importanteng informasyon digdi sa tuyang programa Orog Mahan Karantahan Asin Tarabangan kan ako Bicol Party List. Nagatod sa tuya sa oras na alas 9 na. Yao naan sa kuyang partner na birthday celebrant. Birthday mo pala kaya Ate Sally. O day ko na itaram kay Kong. Aram naman ni Kong na birthday mo. Like up pula si Ate Sally. Talagang birthday. Sa ako sa kiribanan pa so sa iyang aki na performer. Ah, Ate Sally, how are you? Happy birthday. Thank you, Tito Al. Birthday mo talaga? Hindi, bukas pa. Oh, bukas pa? Ano pa? Ayun na yan. Oo. Konektado na. Ta, dispiras na baga. May ganun. Si yung anak mo, baka gusto kang batiin. Ano pangalan nito? Si Argon. Argon, you can use the microphone. Use the microphone. Argon, hello. Ala, teka. Saan ba ito, John? Sige na, sige. I-try mo. Sige. Hello! Oh, yan na. Okay, sige. I-try mo ulit. Hello po! Oh, yan. Oh, batino muna si mama mo. Happy birthday. Medyo may distance lang ganito. Ganito ang microphone na ganito.
Advance happy birthday po, Mami. Ay, lang ko super performance ganing aki mo. Ate Sally, nagkanta ba ganda sa Embarcadero sa Women's Month celebration? Opo. Talagang gari, manang-mana sa... Ah, ano daw? Ano daw? Pido, sa Pido Diday. 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 Pido Diday. Pido, that's Pido Diday. Ako Bicol Tarabangan Caravan. Uh-huh. Medical and dental mission with free haircut, free massage, and local recruitment activity. Ayun. Pido Diday. Hindi Pido Diday. Kasi English, magkano niya. Nasa sa English. Yes. Ang mga aki talaga ko niyan, mga mahilig mag-English. Oo, sanay siya sa English. Kaya... Pag pinabasa mo ng Filipino and Bicol, hirap na hirap. Yung Diday, Diday. Diday, yan. It's Diday. It's later. Diday. Later. Later, Argon. Okay. Anyway, Tito Al, nandito po kami. Yan kami para to promote the Urugmahan Karantahan Asin Tarabangan Season 10. Kasi next week po, wala ba kitang program? Pagbalik kita, po Sabado. Pagbalik ta April 6, ma-start na po kita kang weekly finals. May naka-line up na po kitang contestants. Ayun. Oo, day pa lang sa kuya na itaw ni Rose. Dapat na i-announce na ko ta na kung sisay ang magiging contestant. Uh-huh. Anyway po, Junior, ang sa tuyang gitarista na apudan mi naman po na dapat ready na siya na at least 7 o'clock yaw na digdip. Tapos sa mga contestant ta, 7 o'clock yaw na kamo digdip para ma-practice na po kamo ni Junior sa gitara. Audition muna tapos ma-background. Opo. Kasi ano kita? Interview. Opo. Since wala kitang ano, pwede siguro i-make up ta maski 30 minutes tas another 30 minutes sa susunod. Kasi di ba mayroon tayong magiging sarong week na day kita makaka-program. So, magkakaigwa kitang make-up program. Ayun, sige. On 2 Saturdays, stick 30. Pwede ba yun? I-request na lang kay, sir. Coordinate mo lang kay Sir Henry. Henry. So, anyway po, Tito Al. Okay lang. Wait lang. Mahirap pala pag talaga ang bata. Excited. Later, Argon, you listen first to Mommy and Tito. Okay. Lolo Al, he's your lolo. Okay. Tito Al, bago lolo po yan. Oo. Pasalamatan ta na muna po yung gabos na nagtabang. Kang karaban po, kang last Saturday, noong March 16 po, sa Celebration Plaza, Embarcadero de Legazpi. So, syempre, sunag-doxology, so aki po baga, si Heather Agneta Kua. So, nagkantang That's the Love of God. Mm, and syempre, kay Teacher Love, si Miss Jubel Rodriguez Reynan, siya kang musiko by Coach Love. And then, kasi mayroon sila mamaya na recital, ang musiko ni Coach Love. And syempre, salamat din po kay Punong Barangay Honorable Basilia E. Capino, kang Barangay 27, Victor Village South, Legazpi City. And syempre kay Ma'am Nash, Nasrin J.S. Mael Garbin, Campido Diday, Women's Organization President. So mga nag-intermission, Tito Al, si Miss Mariel Reyes, siya ang Albay First Runner-Up Adult Category, kang Regional Grand Finals Season 8. Siyempre, ining aki ko, saro po siyang estudyante ni Teacher Love sa TSG Musiko by Coach Love sa and the Atro Dancers. Uh-huh. Siyempre, Kong Pido na yaon po presente. Si Kong Jill Bongalon, yaon man presente. Si, siyempre, si Congressman Saldi ko, si Kong Kito ko, and yung mga selected pupils ng TSG Musiko, and na-surprise kita kay Noel. So, aki ni Teacher Love, si Noel Rodriguez. Si Noel. Kasi po, sabi ni Teacher Love, nakapag-sign up na po siya ng kontrata kay Apple the App. Uh-huh. Kasi isa po siya sa, ano nga ito, so, The Voice, The Teens. Voice Kids. Teens. So, maano na po siya, ma-start na siya, singer na siya. Kaya, isang pagkakataon din. Syempre, dito paglingawan po ang Aurelius the Magician. Magician and Illusionist. And salamat din po sa Department of Health sa pagpadara po kang sa indang resource speaker na si Ma'am Miss Pamela Gemoya Pabit. Nag-discuss po siya ng about maternal and child health nursing. Saro po siya sa Family Health Cluster kang Department of Health. Aram mo ba, Tito Al? Kasi full pack po baga sa program.
mm-hmm. kang Kubikol na Caravan. Pagkahapon, nagkaigwa po ning parang talk show ang Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico in celebration ng Women's Month. Ang theme ninda is Know Your Worth, Overcoming Domestic Violence and Sexism. So, yaon po duman si Police Major Nora B. Biskaya, ang chief, and si Police Lieutenant Lani M. D. Nayog. Sa ano sinda, Albay Police Provincial Office, kang Provincial Women's and Children Protection Desk. And syempre pa, ang Integrated Bar of the Philippines, Albay Chapter. Thank you so much po kay Attorney Syra Belen and Attorney Marie Bernardine Bellarmino. Syempre po, yung mga host kang Tabang Ora mismo, si Dires, si Remy Araneta Mendones. Mm-hmm. Opo, dakulong tao tito. Alam mo ito, pagkahapon, dakulono. 900 ito na mga solo parent. And syempre... Grabe pala rin yung solo parents sa Ligas. Yes. At saka aram mo tito, Al. Dengane na obus. Opo. Audit lang so. And igwa po kitang ano ang pagkahapon pagkatapos po kang Tabang Ora mismo, nagkaigwa po kitang demonstration training on cheesecake and donut making. Ang nagturo po is San Francisco Institute of Science and Technology. Mm. Kaya lang Tito Al, since gusto po natin, di ba, sa party ng program na may kaigwang demonstration training on nail care, hair cutting, and massage, nagigibuhon kang Evgate Technical Development Training Academy. Ang nangyari, Tito Al, nailing mo itong mga tao. Uh-huh. Dahil po nag, ang tawag doon, untok ba ang tawag doon? Yung dahil nagapunda. Dahil nagkukulpa sa so taong mapagunting, mapagupit. Dahil nag-ano, so gustong magpa-manicure and pedicure, so mapamasa. Sabi ko, madam, pig-apod ko na so trainer baga. Yaw na po so mga ituturuan nindo mga ano, mga training. Ma'am, dahil nga kami makaturo. Paano taong daiman ngayon namin ito pwedeng barayaan? Nakulong ng pag-customer. Isus ko ba, alas 4 na. Kaya ganito na lang po, Tito Al. So, mga nakaschedule po, i-reschedule me po on April 6. Sa Evgate na mismo. May second round. So, tinao po ang listahan ni Ma'am Nas. April 6 po, duman sa demo. So mga mapag-upit ito? Training on nail, hindi uso ma-training. Kasi ma-training sinda sa nail care, hair cutting and massage. Ma-start po ng 9 a.m. to 5 p.m. Sa Evgate na mismo. Duman po bagayan sa may buknot, sa taas po kang sarong tindahan, kang tiles. Uh-huh. Po. Pagkatapos ka ng mga program, nailing mo ito, grabe. Grabe talaga sa tao, dahil nag-uubas. Uh-huh. Maghapon sa program kang caravan. And pagkabanggi, ito na po, so Pido di the Night. Barayin gabi ng mga kababaihan, fellowship night, nagkaigwang Zumba. Uh-huh. As iyo na po itong fellowship po ninda. And thank you so much po, Giraray po, sa Gabos. Nag-sponsor na ito paglingawan. Siyempre pa, ang Gardenia Bakeries Philippines. Tinapay na nagbabaha. Tinapay talagang nagbabaha. Uh-huh. And dahil tapaglingawan po ang Unisoft Hygienic Products. Oh. Oh, thank you so much sa baby ko wipes, baby ko diaper, free the napkin. Aram mo, takula ang bagay kasi sutok bagat about maternal and child health nursing. Nagtao po sindang kit, maternity kits. And si Kongkito, nagtao man ng mga hygiene kits para sa mga bados. Maasahan mo talaga si Kongkito. Oo naman po. And then syempre pa, dito paglingawan, kasi di ba, pagkabanggi, ayaw man din po ang Rhodesian Sales Corporation. So sa indang Tai Chi liniment. Tai Chi. So sa indang Moringa. Oo, tinawan Moringa ako Vita, ni Sir Rimmel. Barkadang Rimmel. Opo. Tinawan ako. At saka bako lang yan, Tito Al. Yaon din po ang Word Philippines. Oo, so mga vitamins na dagdag kang galing po sa ano, sa Word Philippines, sa mga vitamins linda. So Day Zinc. And syempre, so di ba, so fellowship. Yaon po ang Emperador Distillers. Oo, nagpa-sampling po si... Hindi ako nakatana. Sayang. Bagay sana Tito Al kasi nag-ano man po sa kuya ang... Yon, dahil nakatana ng Emperador. Nag-commit man po ang Emperador na pirmi po sindang masupport sa mga programa kang Ako Bicol Party List. Uh-huh. So, ayan, thank you so much sa sampling ninda kang Emperador, kang sa indang The Bar. Mga cocktail drinks ba lang para sa mga kababaihan. And and syempre pa sa Gabos po nang nag-volunteer, so nagtarabang, nag-organize si Jay Ann
Arena, si Jasper, so gabos na staff, mga political staff, mga GIP, kan ako Bicol, yan po, gabos na nagtarabang, thank you so much po, Barangay Council, and bako lang dyan, nagpupunta dito ala, kasi pagkatapos kaan, nagpartner po kami kang Bicol University College of Nursing, itong Gender and Development, oh God. Ina-invite kita ni Ma'am Odette Rejoso Gonzalez, para sa indang Building Women's Self-Worth to Win Against Violence and Abuse. So ang sa indang resource speaker, si Attorney Hyacinth R. Merioles. So ang program ninda, tres actividades de Marzo. Kasi three activities in three one activities. Day, Tito Al. Talk about itong Vauci, pagkahapon Tito Al, igwa pong... Tranquilo, itong nagpa-massage, nagpa-nail care, nagpa-hair care, yaon po duman ang Southern Luzon Technological College, Foundation College Incorporated, sinda po so nag-massage, and the Eve Gate Academy po, yaon man duman. And syempre, na inawawara ang Gardenia Bakeries Philippines! Gardenia, of course! Talagang bahaba, urugmaon ang mga teaching and non-teaching staff na habang nagkakanta sinda, kasi may video kay Han. Dahil pa sila nagkakanta, tigtatao ko na po, Tito Al, ang gardenia ninda. Kalay. So mga maugmahon po, and yaon man syempre ang support kang Unisoft Hygienic Products. Yaon ang baby ko, yaon ang Frida Napkin, and syempre ang Worth Philippines. Yaon man pagkahapon, ang emperador nagsampling sindakan sa inang cocktail para, alam mo ito, to relax itong mga teaching and teaching staff habang nagkakarantahan. Maugmahon po. Habang nagkakanta, nagkatatana ki emperador. Oo po. Nagkatatana. Basog ka pa kitinapay. Mapahabol man si Sir Rimmel, kasi dahil sila nakaano kasi nasa Manila siya. So, mapahabol po siya para sa inang token sa BUC and sa... sa dean kang college, Bicol University College of Nursing, si Ma'am Jean Annette S. Ibo. Ayun. So thank you so much po sa gabos. Tagumpay! Tagumpay po talaga at maugmahon. Maugmahon po ang... Caravan sa Legazpi City with Pido Diday. Yes. Tito Al, bago tayo magpa... Ano, kasi nandito itong aking little boy. Kakanta po siya para... Kasi 'di ba for kids category. Para itong mga gusto pong magkanta. Pero bago kita kaan mag-commercial muna kita, June. Commercial muna itong karantahan ta para ano kasi by April 6. Singit na muna itong na, so, ano ni Kong Jill. Message si Kong Jill. Message digdi si Kong Jill. Apo. Ang sabi digdi ni Kong Jill, Marinal daw po sa Indugabos. First of all, I would like to extend my greetings to Miss Sally Luces. Awag ka, Bicol. Nagtanom ako. Happy birthday, sabi ni Kong Jill. Ayan, grabe ang pagbati ni Kong Jill. Panabaon ka talaga ni Kong Jill. Opo. Magkabaon, bagano. Sabi ni Kong Jill, kanagagid ang Miyerkules, sinaprobaran na kan Kongreso ang resolusyon of both houses number 7 na naglalayo na amyendaran ang satuyang presenteng saligang batas, particular ang economic provision. So yun na inisipig alat. Economic provision, saro tabi si Kong Jill sa mga co-authors kaining RB at number 7 bill na sa Kongreso. Ayan, nagapalaman digdi na ang mga industriya na buot ang buksan sa mga foreign investors iyo ang public utilities, mass media, educational institution. O yun ay nusupig sa sabi-tabi na gustong amyendaran sa konstitusyon na tungkol sa pagninegosyo related sa public utilities, related sa mass media, and related sa educational institution. Alagdang na ini, yun ang mabukas sa itong ekonomiya para sa mga foreign direct investors na may negosyo sa tuyang nasyon, asin mataunin kalidad na serbisyo, trabaho asin makabago, asin modernong karaman,
para sa mga Pilipino na iyo ang pigutubunan na mapalago sa ekonomiya kan Pilipinas. Also sabi ni Kong Jill, also I would like to take this opportunity na magtaunin mensahe para sa mga maabotong o sa maabot na Semana Santa. Let's take advantage of this break, na Holy Week break, to do some self-reflection, pray for some enlightenment and hope for discernment, sabi niya. May we also take this opportunity to spend our quality time with our loved ones. Lastly, for those who are traveling to the provinces, let's always remember that safety should always be the priority. Again, have a safe and blessed Holy Week journey. Sabi yan ni Congressman Attorney Jill Bungalon po, tabi. Na taga 1st District and Albay. Aramati sa Alikan, Sabado baga, may nagdumabaga si Kong Jill sa caravan na din. Minsahe si Kong Jill. Sabi kan iba, pag-una ko ngayaan, Congressman talig di sa 2nd District, si Christopher ko. At ang eto, si Kong Jill na, nalibong sa nasinda. Oo. Kasi Kong Jill kaya, Congressman ka na ko, Bicol. Siyempre, guest siya duman sa caravan. Pero ang target talagang maging regular congressman ni Kong Jill sa 1st District. Nalibong sa ibang. At ang eto, orang ay si Kong Gito. Si Kong Jill na ngayon niya akong dyan. Si Kong Gito, 2nd District. Si Kong Jill Bungalon, 1st District. Pero, dahil pa man. Wala pa man. Malat kita sa October. O niyan, congressman siya sa Ako Bicol Party List. Opo. Siyempre, ayan. So, si Kong Gito pala, naglilibot? Dahil man, nagpaingalo mga siya ngayon niyan. Po respeto sa nakaurong ko. So, chief of staff niya. Oo. Nagpaingalo si Kong Gito ngayon niyan. Ta, po respeto sa Semana Santa. Mm-hmm. Na panahon bagay nakipag ngilay-ngilay. Yes. Kaya, so mga tarpulin nga ni Palan, so mga tarpulin ni Kong Gito, pinapatranggal nga nga niyan. Ah, ganun. Oo, tangani na po respeto man sa Semana Santa. Ah, so tapos pagkatapos ka, ibabaralik naman. Ibabaralik naman. Pero sa mga tent niya baga? Yaon. Gulping tent baga yan si Kong Gito? Mm-hmm. Yaon, pigpasurubli niya sa may mga tagsadiring Santa baga? Ah. So, ipoprosesyon sa Holy, sa Bierne Santo. Mm-hmm. I-standby mo na baga yan dyan kung saan sa mga harong-harong. Mm-hmm. So, nag-aratamang kay Santo, Santa. Pigpasubli ni Kong Gito sa mga tarpulin niya. Mm-hmm. Kaya ngunyan, hindi ngunyan ng activity si Kong Gito. I see. For respect so, sa Semana Santa. Ano po na, muna pa lang kita? Pahinga? Pahinga. Pahingalo. Kaya sa Sabado, pahingamang ka. I see. So, thank you so much po kay Kong Jill sa pagbati sa mga congressman. O sa mga takulo na nga nagbabati, sa aga pa man. Yan basta na sana. May sana. Sa aga pa man po. Basta na sana batiin. Okay lang. Thank you so much. Prayers na lang and then love, peace, and happiness. Ako prayer na lang. Thank you so much, Tito Ann. Kay Edwin Peralta, News Darting News Director Minigdi, moral support. Opo. Kay June. Kay John, kwan man yan? Prayer man. Sige. Okay. Pray over. Mag-ano muna kita? Mag-commercial ka muna. Kay Angel. Kay Angel. Siya ang aking angel. Angel without wings. Angel, okay. Commercial muna kita, Tito Al, bago ta magpakanta kay Argon Charles. Sige. Opo. Si Mr. Mene. Ayan. Yeah. Sige. So, Maestro June, paki-ano muna yung karantahan ta. Sige, sir, ta, so, pakantong tayo ng akin nindo. Ads na muna kita. The best. Sige daw, ads muna. Ads muna. Matapos ang isang dekadang pagtatanghal, muling magsasaguba ang mga pinakamagagaling at mga dikalibreng mag-aawit ng kabikulan. Inihahandog ng Ako Bicol Party List ang pinakaabangang urumahan, karantahan asin tarabangan, Season 10. Abangan ng mga pinakamagagaling na chikiting sa kids category, ang pinakamahuhusay sa adult category, at ang mga hindi pahuhuli sa pwede pa kami category.
Kalugmahan, karatahan, asin, tarabangan. Season 10 magsisimula na. Ngayong Abril, mapapakinggan live sa PBN DCGB Legazpi, Radyo Bicolandia, Bicol, FM Naga, OKFM Sorsogon, Spirit FM Masbate, OKFM Dive, and Radyo Oragon Virac. Okay, sige. All right. Yan lang. Thank you so much. Uh-huh. And syempre, andito ang estudyante ni Teacher Love, Jubel Rodriguez. Happy birthday, Teacher Love. Birthday niya ngunyan. Oh, birthday man ngunyan, Teacher Love? Birthday ni Teacher Love. Opo, so unin pa lang gamon. Opo, tapos ngunyan, nahapon. Ang edad nindo, Diamond. Diamond, nagkakalayo. Bali ngunyan, nahapon, igwa po sindang recital. Kaibahan po dyan si Argon Charles para sa recital kang Musiko by Coach Love. So, ayan, ready na si Argon. Ready na rin yung... Teka muna. I-monitor talaga yun, paano tama? Sadali lang. Pero bago po ano, inaayos ni June ang ano, pasalamatan ko po, Giraray, ang sa tuyang mga sponsors, ang Gardenia Bakeries Philippines, maraming salamat po, Sir Joey Santos, and Onin Manzanilla sa todong suporta, and sa Imperador Distillers Incorporated, and Rhodesian Sales Corporation, ang Unisoft Hygienic Products, ang... Word Philippines. Ayan. So, ready na! Ayan na. So, ready pwede, na. Pwede dyan magtindugin eh. Pwede siyang tumayo? Okay. Pwede hawakan ang microphone. Sige, guide mo na muna. Wait muna. Tapos, minabati ko pala ang aking mga kabatch sa UI, United Institute, batch 1993. 30 years na po kami. Congratulations sa ating tayo lahat. Tayo ka na, patayo na. Okay, you stand up. Stand up para... Yan, no. Practice ini sa karantahan na. Nandito po siya to showcase yung talent niya, and then invite din po yung mga bata na katulad po niya, kasi meron po tayong kids category na 5 years old to 12. So start April, na po April 6 po. So andito po si Argon Charles. Argon Charles, kakantahin mo? Uptown Funk. Okay, are you ready? Ready ka na? Okay, Tito Al, introduce. Okay. Ladies and gentlemen, our sample sa ating kantahan, karantahan, orugmahan, digdi sa Kubikol. Ito po, anak ni Miss Sally Luces, si... Argon Charles Constante Luces. Constante Luces. Go! Focus. This hit that ice cold machine, fight for that white gold. This one for them hood girls and good girls. Straight masterpieces, styling, wilding, living off in the city. I joke song with Saint Laurent, I kiss myself so free. Too hot. Girls, it's your hallelujah. Cause up that funk, I'm give it to you. Up that funk, I'm give it to you. He's not that funk, I'm give it to you. Staring at the wind in the spot. Don't believe me, just watch. Julio, get the stretch. To Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. We show up, you'll show up. Smoother if it's just too wide. I said
that it's your hallelujah. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Ang timing niya. Very good. Very good yan. Galing yan sa kumanta. Ang sayaw niya. Unique. Ayun, sabi mo nga ito, X Factor. X Factor siya. Actually, mga kinakanta niyan, mga old song. Favorite niya ngayon si Bruno Mars, Tito Al. Bruno Mars. Aram, favorite niya din ang Queen. So, thank you so much. Pero sa'yo nagmana? Sa ama o sa ina? Matibay yan si My Loves kumanta. Ang boses ni My Loves pang mga original singer. Mga Matt Monroe. Ipapagyaray si Sir Sano. Sa susunod, to next, promote sa para sa Pwede Pa Kami. Pakantahunta. Sample lang na yan. Maganda yung sir, pang kita, maiba kitang binyo. Alright, thank you so... Para makabuelo. Alright, so thank you so much, Argon Charles. Maiba kita nagkaampangan din. Basta na. One of these days. Okay. Ayan. Bye-bye. Okay, bye-bye. Thank you so much. Ayan. So, Tito Alam. Matibay sa timing. Magayon ang boses niya. Saka ang aura niya. Opo. Kasi baga so, kung lang, pigkakawatan niya sa mga performance. Oo, yun nga. Makaugma man po baga. Kasi siya talaga, gusto niya talaga digdi magkanta. Tapos, sabi niya, ma-intra daw po siya sa OKT. Kaya lang, syempre, disqualified siya. Opo, day man pwede po. Taang director. So sabi ko, pwede naman siya mag-intermission number. Actually nga, sabi ko sa kanya, magkanta ka sa Caravana, Ako Bicol, intermission. Diyan mo yung training na muna sa para ano, ma-expose po baga siya. Kasi, alam mo, ang mga bata, kapag ka may talent, yes, wag na bilang mga magulang dapat isuportahan dapat para maali baga Tito Alang supog-supog. Tapos mag-build niya ang self-confidence niya. Hindi kita tayo nakitang supog. Mga warang supog. Nakitang supog. Tapos nai-enhance so talent. Tapos alam mo yun yung may pangarap siya. Tapos gusto daan niya maging doctor. Oy.
eh, suportahan. Hmm, suportahan. Kaya yan, kita bilang mga magulang, kaya kita nag-strive, nag-trabaho ning formal para yan sa pamilya. Correct. Oo. Ayan tabi, Sister Ann, sa tuyang misyon. Sister. Parehas kan misyon nga nako Bicol. Opo. Ang misyon nga nako Bicol, magtabang. Sige, sana ako na ano itatabang nga nako Bicol, gabos tabi ang pigigibo. Dan mga taga ako Bicol dahil iyan ang sa tuyang misyon. Yes, so bago kita magpaaram dito, Alta, we have ano lang minutes. Tapos na. Pero sa next week na lang kita mag make up. I-greet ko lang po ang mga teachers ni Argon sa Ibalon Central School, si Teacher Vicky Venosa, si Ma'am Williamson Betis, and ang principal si Ma'am Karetero. So thank you so much sa support niyo po sa Samuyang Aki. Ning aki bin kaya garo supervisor baga. Lakaw-lakaw. Eh sila director. Supervisor lang aki ko, ako director. Ako program director, so aki ko supervisor sa classroom. Classroom supervisor. Sige libot-libot. Sabi ka mga teacher, ang aki niyo po ano? Siging libot-libot. Nag-eleksyon ang teacher, siging libot-libot. Pero dai ka. Pag dai na-answeran ka mga kaklase, Siya ang ma-answer. Gabos ang apot ng teacher, Siya masimba. Ganyan pa yung magpa-exam. Siya pa din ang highest. So, lalo sa math. Yan. Sabi yun, sinyalis yun yung futuro niya. Basta itong mga ano niya, English. Pero pag Filipino, Maluya siya. Maluyahon talaga. Pabasahon mo nga ni. Training mo man kaya English speaking. Hindi man ako nag-training ka, Auntie Tual. Nagulat na lang ako pagtaram English. Special pa. Na dahil siya nag-andas pagtaram niya English speaking. Ikitaman baga pagabot sa English, ang durugoan dungo. Ato pa, maluya baga kita sa English, kaya baga ang durugoan dungo ko. Tsaka pirilipit ang dila ta. Basta yun, foreigner na ang kaorong ko yun. Durugoan na. Ayan, thank you so much. Happy birthday, Girare, kay Teacher Love. At yan, may recital sinda sa Casablanca. And thank you so much din. At yan po, Tito Al, igwa po ang Ako Bicol Party List na orientation sa TDP. Itong sa Chad po, nabanggit na siguro ito ni Kong Pido. May mga series of orientation po itong sa Chad TDP. Para aram po ninda na si Ako Bicol Party List, igwang programa dyan, through Chad. Itong dunong, mga araw po ka. Dunong. Explain niya kanina. And syempre, itong Tito Al, so sa tuyang SLP, Sustainable Livelihood Program. Kung meron ka po, Tito Al, na i-refer, ito pong Sustainable Livelihood Program or SLP po, Tito Al. Saru po yan na Seed Capital Fund for Micro Enterprise Development. Micro, meaning sa mga saradit. Saradit po yan. Micro Enterprise Development in partnership with the Department of Social Welfare and Development or DSWD. Inilang po, Tito Al, ang basic qualification ha. Tito Al, kung magre-refer ka po ha. Importante yan. Dapat po, member of Pantawid Pamilyang Pilipino Program. For peace. Dapat member. Apo, or part ka ng listahanan category poor. Listahanan. Category yan? Apo, poor. Poor. Pobre. Pobre. Bako, four. Poor. Number two, must have an existing business or livelihood. Dapat igwa kang existing or willing to start a business of livelihood. Dahil man di kasabay sa mga para business kisyabo. Dahil man po. Mga ito, big time na ito. Number three po, Tito Al. Dapat willing to undergo the process and trainings for micro enterprise development. So, ini ang requirements po, Tito Al. Sa mga nagdadawag po sa tuya dyan, na nag-apply for SLP, maapot po ka muna. Tadi ako nakalaog, samantalang, ini po ang requirements. Dapat po, submit lahat muna. Sige. Tito Al, atya na muna. Ano eh, requirement na po, valid government issued or issued ID. Mga valid. Pero, kung purpose ka na, Tito Al, member ka ng purpose, ito na lang po ang isubmit nindo para mas madali ang pag-cross-match. Number two po, igwa ka mong business or livelihood.
Okay. Number three, so proposal. So ining proposal po, you will be guided by the project development officer in preparing proposal. So taga sain ba yan? Taga DSWD po yan. So ini po ang magiging process para po makaano ka sa SLP. Siyempre, inot na inot, magpa-enlist ka. Enlistment. Magpalista. Po. Name, number two po, ini-name matching po yan kang DSWD. Pangtulo po, igwa po yan na validation and orientation. Pang-apat po, igwa po yan na social preparation. Number five po, igwa po yan na approval of proposal. So, proposal mo, i-approve pa yan. Number six po, pag okay na po yan, gabos, igwa na po yan na payer and release of grant. And bako lang dyan, natatapos dito, Al. Tamilita na, i-release na sa imo so grant. Igwa po yan na monitoring. Ah, may monitoring. I-monitor po ka mo kang DSWD. It's a seed capital worth 10,000 pesos. Dakulang bagay. Po, dakulaong bagay po yan. Tito Al, kasi we open this sa to yung mga friends and media. Oo, ikaw po Tito Al, mag-refer ka po sa ro na Porpista. Bako ka man member man ng Porpis. Pag maski dahil member mo Porpis, anong option? Ito nga ni po, dapat nasa listahanan ka. Listahanan. Na category mo, poor. Kung dahil ka nakalista sa listahanan. Ay, tigilan mo na Tito Al. Huwag ka nang mag-insip. Kung na negosyo mo, Urigan, halimbawa. Di ko kaya yan masisimbag Tito Al kasi araw ka ini. I-invite ta ang development planning officer kang DSWD maski phone patch si Sir Earl para po maipaliwanag po yan ano yung pigsasabi nindang yan na requirements na yan kasi inot na inot po kami sa Ako Bicol party list sina Congressman Saldico, Congressman Jill Bongalon, si Kong Pido Garbin, si Kong Kito, nagbaba ning pondo sa DSWD for SLP. Ngunyan trabaho na po kang DSWD iyan na i-ano sinda ang trabaho ta po maglista. Maghanap. Takon minsan kay Ate Sally, experience sa mga barangay, Pira de los Venos sa barangay. Minsan may mga saradit na negosyante na dahil man nakalista dahil sa man nakalista. Office. Opo. Dahil man nakalista sa listahanan. Pero para tinda yan kay dito na sari-sari store, may para barbecue, may para tinda kay mangga. So mga salagang saradit lang saradit talaga. Kaya lang, dahil sinda kalista sa purpose or listahanan. Siguro dahil po, na minsan napupulitika man sa barangay. Yan lang. Dapat siguro po, ang gibuhon ninda, magpalista po sinda na listahanan na ang kategorya ninda poor. Oo, palista po ka mo. Sa barangay yan? Sa barangay muna po yan. Tapos, di ba nag-iikot po yan? Mas maging ma-interview ito. Interview tala lang po ito. Ito lang pigsasabi ko, Tito Al. Tapig open me po ini sa friends in media. May ano po kita. Di ka man kaya naga-Facebook. Facebook na yan. Si na Angel, si June. Baka po igwa ka mong kapartido. Partido. Sa mga kaparyentes. Amigos si amigas. Kapamilya, kapatid, kakilala, kapitbahay, katrato. Kung dahil na po... gabos na kay. Kung dahil ka mong mahanap dyan, imbetaran nyo na po itong kaiwal nindo, kaaway nindo. Kaiwal. Para magbati na ka mo. O igwa kaming, igwa akong SLP. Pariwalang taman taga kay Livelihood. So yan na lang po para klarado po kita. Listing lang muna kita ha. Sige, listing. Okay. Pero siguraduhin nyo po, 4-piece ka mo. Poor. Dahil ka mo mag one piece. Bako rich. Two piece. Poor. Bako araw ngayon, urban poor. Urban rich pala. Opo. Iba ka nangyayari mo niya? So, urban rich yun, nakaarong sa lugar na parada sa urban poor. Yan lang. Basta yun na Tito Al, nabasa kita sa oras. So, salamat po kay Junior sa pag-prepare kang kanta ni Argon. Okay, Junior. Okay, Tito Al na nagparalakpak. Sa gabos na. Nagparalaman baga ako? Oo. Dahil man na-i-focus kaya ni Junior. Okay, sige. Sunod. Sa susunod na lang, let's focus yung mga singer para di kita na ano sa camera. Nabata live kita sa Facebook. Okay, anyway po, thank you so much po sa gabos na mga nag-anta. Sabay po sa Ako Bicol program. Thank you so much sa gabos ng mga nag-sponsors sa Bureau of Fire Protection, Department of Health, sa Philippine Navy, Philippine Coast Guard,
sa Tanchuling General Hospital dahil tapaglingawan si Ma'am Mitch. Thank you so much sa permi pong pag-alalay po sa ako Bicol Party List sa mga staff. And dahil na po kami mag sa susunod na Sabado April 6 na po kita magirilingan po, giraray kita digdi po sa DCGB. So mga parakanta po sa Urugmahan, Karantahan, Asin, Tarabangan, Season 10 na po kita. So ini po, kapangaran po ka sa tuyong mga congressman, si Congressman Saldico, Congressman Jill Bongalon, ang sa tuyang Executive Director, si Kong Pido Garbin, ang sa tuyang 2D, Kitoko. So ini po si Ali Taptap, ini po ang sa indong lingkod, Sally Constante Luzas. Ako Bicol Party List, katabang na? Kasi rog pa. Ali Taptap ka ba lang? O, kasi Farfly Winter. Ako man po si Alar Mario, Ali Tuktok. Sinda, Bicolano kita, Bicolano ika, Bicolano ako!